Sobrang haba na, oh. Welcome back sa ating channel. This is Sarah G. Smith. And kung bago lang kayo guys sa channel na to, please don't forget to like, share, and subscribe. And pa-click na rin ang notification bell. Then click all para naman ma-notify kayo every time naman meron tayong bagong upload. Ayan. So guys, yung pag-uusapan natin ngayon is senecio. Classification din yan ng mga strings na halaman or mga trailing or mga creeping. So senecio guys is like family din yan guys ng mga succulents. So yung papakita ko ngayon guys, ang mga collection ng aking strings. Konting lang naman yung mga collection ko ng strings. Umpisa na natin guys. So, yung first natin na strings, guys, is eto, string of pearls. Or tinatawag din na, guys, na rosary string of beads. Kasi kung nakikita ninyo, parang rosary siya. Parang beads din siya, guys, kung tingnan ninyo. Beads na beads talaga siya. Tapos, drought tolerant din ko, guys. Ang dami nang sabi na ang hirap daw alagaan ito. Actually, guys, ang bilis lang alagaan ito, guys. Kasi mas mabilis lumabas ang roots nito, guys. It's like succulents din, guys, na pag kumuha kayo ng cuttings, ang bilis nang tumubo ng roots. So, pero usually, pag naglalagay ako, pag nagpropagate ako nito, guys, nilalagay ko siya sa coir pit. Kasi mas mabilis yung kapit niya. So, eto guys, matagal na rin to guys sa akin. Tapos kung nakikita niyo, sobrang fuller siya, 'di ba? And then namumulaklak na siya ngayon. So, yung mga strings actually namumulaklak mga autumn to winter. So ayan kung nakikita niyo. It's actually guys, my scent yung ano, yung flower nito. A bit cinnamon yung amoy niya. Kung may mga nag-flowers na guys na string of pearls sa inyo, simutin niyo guys kasi ang bango niya parang cinnamon. Tapos, ito ko pala guys sa inyo kung bakit siya naging fuller. Na tingnan niyo oh, yung puno niya. Maliit lang to guys eh. Maliit lang to nung binili ko to. Hindi siya ganoon ka full na ganyan. Yung ginagawa ko kasi guys, pag strings, meron akong idea dyan sa mga strings eh. Flip over. Like, parang buhok lang. O, iganon mo lang yung buhok mo. O, diba? Tapos, ganyan din. Kaya hindi siya ganun kahaba. Dapat sobrang haba na to. Kasi, yung ginagawa ko guys, piniflip ko siya. Like, for example, kung may mga bakante pa na soil dyan, yung ginagawa ko, piniflip ko lang pag ganun. Tapos, syempre, pag finiflip mo siya, yung bagong roots kakapit dun sa soil, di ba? So, yun yung ginagawa ko. Pag may mga space pa na lupa dyan na nakikita ko, finiflip ko lang hanggang sa dumami na siya ng dumami at natakpan na yung lahat ng soil. So, yan yung idea ko, guys. Oh, tip yan ha, tip. So, yan yung ginagawa ko. Dapat nga sana, ano na to eh, sobrang haba na to. Pero, yan yung idea ko. Kaya, mas mabilis lumaki yung mga string of pearls ninyo kung ganyan yung gagawin nyo, guys. Yung soil nito, guys, kailangan talaga well-drained yung soil. Kasi, pag once na wet yung soil lagi, guys, magkaka-root rot yan. So, antayin nyo, guys, mag-dry out yung soil between watering. Consider siya na succulent, kaya yung soil na ilalagay nyo, pang succulent na soil din. Guys, yung string of pearls, meron siyang variegated. So, eto naman yung variegated, yan naman ang version. Ayan, so eto guys, tingnan niyo guys. So, ganun din yung preference ng soil nito. Mas gusto niya kaharap morning sun. Eto naman guys, yung tawag nito is Senecio rollianus. Tinatawag ko nga ito na Rolly. I know, kamusta Rolly? Rolly? Haba kasi ng name niya kung tatawagin mo variegated string of pearls. So, tinatawag ko siya ng ano niya, ng scientific name niya na Rolly. Kamusta ka, Rolly? Ayan, it's Rolly. So, ayan guys. Kung nakikita ninyo guys, finiflip over ko na naman to. May mga bago siyang soil na hindi natakpa. Over time, yung soil niya, syempre sa panay mo, ano, dilig, yung soil, di ba bumababa? So, may mga space sa taas. So, yung nilagay ko, nag-add na lang ako ng soil. Tapos, yung mga bagong tubo, pag mga strings, just flip over. Ayan, para dadami sila. Yan yung ginagawa ko lagi. Magiging ganito siya, oh. Tingnan nyo nung kinalabasan, di ba? May mga nakikita kayo dyan na parang milky white na color na variegation niya. Ayan, oh. May mga nagwa-white, pure white. Ayan.
kung established na siya, makatolerate na siya ng full sun, pero morning sun ha, makikita ninyo na lalabas yung a hint of pink or purple nito pag exposed siya sa morning sun. So, parang succulent din na pwede mo rin siyang i-stress. Ingatan mo lang na hindi yung full sun na afternoon sun kasi masusunog to. So, morning sun lang. Pwede mo nyo siyang i-stress. Ayan yung variegated na string of pearls natin. Ayan. Okay, guys. So, yung next naman natin, guys, yung katabi ng variegated na string of pearls, this is string of bananas. Ayan. So, kumahaba na rin siya. So, ayan na naman, si flip over. Ayan. Kaya, medyo natatabunan na yun lahat ng mga soy na nandyan. So, eto naman, guys, makapag-tolerate ng full sun. Siyempre, make sure nyo rin hindi more than 40. Kasi pag sobra-sobra, minsan nasusunog din to. Pero, makapag-tolerate guys ng full sun. Tapos eto guys, sa summer, kailangan water regularly. Pero pag winter naman, minsan lang. Makapag-tolerate din to guys na drought. Tingnan niyo guys yung shape niya, parang ano talaga siya, parang banana. Ayan. Kung nakikita ninyo, may mga malalaki din. Oh, ayan. So, ayan siya. So, ayan guys, si string of banana. Pag nag-propagate naman kayo, i-cut nyo lang. Tapos, ilalagay nyo lang sa ano guys, sa fire pit. Ayan. So guys, yung next naman natin is string of rubies or ruby necklace or tinatawag din na Othonacapensis. Ayan, scientific name niya. So, eto naman guys, is nandito sa likod ko. So, eto siya guys. Parang ano din siya, kamukha din siya ng string of bananas, pero yung difference lang is yung stem niya nagruruby yung kulay, ayan. So ayan siya, guys. Ayan, kung nakikita ninyo. Tapos nagfa-flower din siya, guys. Ang cute ng flower niya, oh, yellow yung kulay ng flower niya, ayan. Medyo healthy naman yung string of rubies, makapag-tolerate to ng full sun. Part shade to full sun. Tapos guys, pwede nyo na siyang istra. Pag nasa full sun siya guys, mas lalong lumablabas yung kulay niya. Like yung dahon mismo guys, nag-ano din siya, nagpa-purple din or nagruruby din yung kulay niya. Since ano na ngayon, autumn na ngayon, ilalabas ko to, ilalagay ko to sa full sun para lalabas yung kulay niya, yung pagka-ruby niya. Tapos meron din ako dito guys, na hindi talaga siya nalagay sa full sun. Tago siya. Kahit ng morning sun, hindi siya nakakakuha, kaya nag-laggy siya. So, ipapakita ko, guys, eto. So, eto siya, guys. Kung nakikita nyo, parang nagli-leggy siya. Kasi magre-revert to sa green kung hindi siya masyado nakakakuha ng, hindi siya makakuha ng morning sun. So, eto yung mangyayari, guys. Nagli-leggy siya. Nagfa-flower na rin siya, eh. Ayan. Yung flower niya, oh. Ayan. Ayan, so mahaba na rin. Tsaka, eto, guys. Hindi ko na talaga ito pinansin, kaya nagle-leggy siya. Tapos, malalaman nyo guys, pag ano, overwater, na-overwater ko rin to. Makikita nyo na medyo nag-yellow din. Pero okay lang yan. Pag nilagay ko ito sa full sun, like morning sun, lalabas yung ruby nito. Pero sa ngayon, oh, tingnan nyo, nagle-leggy siya. So, hindi tama yan. Huwag nyo gayahin, ha? Nakalimutan ko na kasi ito. Hindi naman sa nakalimutan. Parang in-ignore ko lang kasi ito, guys. Dapat ilagay ko to sa full sun, like morning sun, para lumabas yung kulay niya. Pero gagawin ko yan. Kasi okay na ngayon, autumn na. So, hindi naman masyadong mainit. So, guys, yung next naman natin, eto, guys, napaka-cute na guys. Kasi string of turtles. Ayan. Eto, guys, oh, kung nakikita ninyo, ayan. String of turtles. So, kung nakikita ninyo, guys, yung pattern, parang turtle talaga siya. Ayan. Diba? Ang ganda ng pagka-pattern niya. Pero guys, eto so far ang pinaka-sensitive na sa akin lang ha. Eto yung pinaka-sensitive na strings na naalagaan ko. Kasi guys, medyo may kaartihan to eh. Yung roots nito guys, napaka-fragile. Tapos ayaw na ayaw niya guys na may water clog din. Na palaging basa yung lupa. Kasi mabilis lang guys mag-root rot to. Kailangan pag nag-water kayo nito guys, hindi lagi. Paminsan-minsan lang, ilagay nyo lang yung kamay nyo. Mafe-feel nyo naman kung medyo dry na siya or basa pa. So, kailangan yung soil nito guys is well-drained na soil yung ilalagay nyo. Kaya semi-succulent to. Kasi family to ng Peperomia. Scientific name niya is Peperomia prostata. Pero string siya. Ayan. So, hindi siya sinisyo, guys. Nagfa-flower din to, guys. Pero yung flower niya, sobrang ano naman.
yung typical din na peperomia na mga flower. Very pencil-like. Yung ano niya, yung flower niya. Ayan yung flower niya, guys. O, ayan. Maliliit lang siya. Ayan. Ayan din, o. So, yan yung flower ng string of turtles. Sa opinion ko, ang pinaka medyo sensitive na strings. Minsan napapansin niyo guys, na nawawala yung pattern niya. Like, parang nawawala yung pattern niya. Lumalabas yung totoong kulay niya. Ito yung normal. Tapos eto, parang nawawala na yung kulay niya. It means na kailangan nyo ng fertilizer. And kailangan ilagay nyo siya ng konti sa filtered na morning sun. So kailangan nyo pa rin ng bright light. She's very cute! Ayan. So actually may ginawa akong propagation dito guys. Eto. So eto yung propagation na ginawa ko. Ayan. Ayan. So kung titignan niyo guys, ang liliit naman ng ano niya, ang liliit naman ng leaves niya kasi propagation lang to eh. Hindi siya yung nag-start talaga sa pinaka main plant. So ano lang to, propagation lang. So kailangan siguro to ng fertilizer kasi hindi pa talaga ako nakapag-fertilize sa kanila. So yung pero, next naman guys is string of hearts or minsan tinatawag din ng chain of hearts. Ayan. So eto siya guys. Ayan. So, hindi siya medyo mahaba kasi pinuputul-putulan ko to. Kasi, pag ano guys, pag hinayaan mo to, sobrang hahaba at haba. Ang haba-haba na to guys eh. Kaya, pinutul-putul ko lang tapos pinopropagate ko sa tubig. Ang dami ko na napropagate dito. So, ito yung pinaka-mother plant. So, kung nakikita ninyo guys, nagpa-flower na siya. Ayan, ang cute ng flower niya. Parang may pagka-pink na kulay. Ayan, konti lang. Simple lang yung flower niya. Ayan. Pag nag-flower siya guys, it means na-establish na siya and mature plant na siya. So, ito yung pinaka-mother plant ko na hindi ko hinayaan na humaba ang hair. Ito naman guys, from part shade to pwede din to guys full sun kasi makapag-tolerate din to ng full sun pero hindi yung sobrang init-init ha. So, naglumalabas na yung pagka-pink niya guys. Sobrang exposed siya sa morning sun. Ayan. Ayan, so far wala naman ako naging problema dito. Tapos ito guys, nagdo-dormant to pag mga winter time. So pag mga winter guys, hindi ko na masyado. Siguro once a month ko na lang siya dinidiligan kasi ayoko na magka-root rot. Pero pag growing season niya naman, dyan ka maglalagay ng fertilizer and then pwede kang kumuha ng propagation mga during that time kasi mas mabilis lang silang patubuin. Ito hindi ko, tinago ko lang to. Hindi ko nalagay ito kasi sa morning sun kaya sobrang green niya. Pero ika-cut ko yan. Tingnan mo, parang hinahayaan ko lang sila. Parang, alam mo guys, ito yung mga strings. Talaga ito binibigyan ng pansin, yung mga strings. Sa totoo lang. Yung ginagawa ko lang nung mga baby pa sila, pag minsan pag dumadaan ako, kasi nakahang to, pag dumadaan ako minsan, oh, kalbo. So, ibig sabihin, may space pa, may lupa pa ako nakikita. So, yung ginagawa ko, piniflip ko na lang para at least matabunan yung ano. Tapos, yan yung nangyayari katulad dito na halos hindi mo na makikita talaga yung soil. So, yan yung gagawin nyo guys sa mga strings ninyo. So, pag may nakikita kaya, mas mabilis lang yung mga strings alagaan. Sa akin lang ha. Ayan. Yung next natin guys is string of dolphins. Ayan, kung familiar kayo nito. Animal-like din. O, diba? May turtles, tapos may dolphin na naman. O, diba? So, eto guys. Eto si string of dolphins. Ayan. Sobrang haba na, o. Woo! Ayan. So, sobrang haba niya na guys. Ayan. Kung nakikita ninyo. Yung shape ng dako niya is parang nagja-jump na dolphin. Ayan, sobrang haba na. So, ayan siya guys, oh, kasi medyo madilim. So, ayan siya guys, kung nakikita niyo niya sa malapitan. Ayan. Tapos, ito naman guys, matakaw din to sa tubig, sa totoo lang. Hindi siya katulad ng ibang strings na kailangan antayin mo muna na mag-dry siya bago ka mag-water. Ito naman, matakaw to sa tubig guys. Especially sa summer. Pag summer guys, kailangan na regular din yung pag-water mo. Kasi matakaw talaga to sa tubig. So, ito lang yung so far strings na medyo matakaw sa tubig. Kasi dolphins eh, kailangan nila sa tubig, di ba? Obviously, konti lang yung nakuha ko ng propagation dito guys kasi hinahayaan ko lang siya repropagate. Tapos, as usual, nung medyo maiksi pa to, yung mga hanggang dito pa lang siya dati guys, yung ginagawa ko, flip again. Oh, diba? Tapos guys, yung stem nito guys, mas makapaw kasi yung stem nito. Compare mo dun sa string of pearls, yung stem niya, hindi ganun siya katibay. Eto matibay to eh, yung stem niya.
So, yun lang yung difference din sa string of pearls or sa ibang pearls. Malaki yung stem niya, guys. O, kung nakikita nyo. Ayan, malaki yung stem niya. So, ayan siya, guys. Si string of dolphins. Ayan. So, ayan, guys. Sana nakatulong ang mga konting tricks or konting tips na binigay ko sa inyo. Like yung flip over. Ayan. Yan ang aking konting sikreto kung bakit sila naging full. Ayan, nagiging fuller yung mga strings ko kasi yan ang ginagawa ko. Ayan, guys. Once again, this is Sarah G. Smith and ingat-ingat kayo, guys. Bye!